Tapos ito po ang sabi. The Lord hath made all things for himself, diba? Hmm. Yung Lord na ginamit dito, Jehovah, Yahweh, self-existent. Tapos ginamit niya apostle po din kay Christ. Tapos ano bang realization ko, my God? Ano? Yung Yahweh, ay yung lagi yung tinuturo rin, si Yahweh, siya yung self-existent, diba? Oo. Na nag-exist si Yahweh o yung Diyos, dahil siya ay Diyos. Oo. Ngayon yung sa mundo, hindi naman Diyos sa mundo eh. Yung ibig sabihin, lahat ng bagay, hindi naman siya self-existent. Hmm. Ngayon, yung mangyayari dyan, kay Jehovah, kahit yung bato, kaya nag-exist dahil kay Yahweh, dahil kay Diyos. Tama. Tama. Ngayon, kaya siya nag-exist dahil sa Diyos. Kaya yun na nag-healing bato dahil sa Diyos. Ngayon, ganun din yung utak ng tao, di ba? Hmm. Ang utak ng tao, kaya nag-exist, kaya nakakapag-isip, kaya gumagana, dahil sa Diyos. Pero na lang kung isipin mo na si Yahweh yung utak. Hmm. Tama ba yung realization ko? Oo. Ibig sabihin, kaya nakapag-isip, kaya may lumalabas ang utak mo. Dahil si self-existent, dahil sa Diyos, dahil kay Yahweh. Oh. Dahil sa Diyos, dahil sa Panginoon, di ba? Tama. Kaya nagsusustain. Ibig sabihin, lahat ng pumapasa sa isip mo, lahat dyan, pinayagan ng Diyos, control yan ng Diyos. Oo. Oh, yan yung doktrina natin ng yung God's decree. Everything that is happening and shall happen is God's decree. Walang hindi ayon sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Walang kapangyarihan na hiwalay sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan, lahat ng existence, lahat ng pagkilos, lahat ng enerhiya ay nasa loob ng Diyos. Kasi siya si Yahweh, tama ba? Because God is sovereign. Kaya nga, ewan ko kung maalala mo na may ginamit akong talata sa Colossians 1 verses 15 to 17. Basahin mo yun. Tama, yun nga yung connecta sa Proverbs 6.16. Ah, sige, basahin mo yung Colossians 1.15 hanggang 17. Doon sa napakalinaw na Tagalog. Pwedeng ulitin ko muna yung Proverbs 16.4 sa napakalinaw na Tagalog. Ah, sige. Sabi sa Kawikaan 16:4, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Diba? Punta tayo sa Colossians. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na may layunin. Tama. Sabi naman sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng dinakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Anya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala. Mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So, kontaktado ba kayo? Oo. Ngayon yung gamit ka naman ng ibang version. Tagalog din. Abang. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita ang pananay sa lahat ng mundo. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono, mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa niya. Sa 17, basahin mo 17. 17. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama. Yun, yun ang, di mo ha? Ang lahat ay sa pamagitan niya, lahat na likha sa pamagitan ng Panginoong sa Kristo, nasa kanyang kapangyarihan ang lahat. Yan ang pinapakita yung pagkasoberano ng Panginoong sa Kristo. Eh kung siya'y soberano, edi siya'y Diyos, di ba? Ngayon, yung pagiging soberano kasi sa Diyos lang yun. Eh bakit yan lumalabas na soberano ating Panginoon sa Kristo? Anong patunay na siya soberano? Gamitin mo uli yung verse 17 sa mababaw na Tagalog. Bago pa man likain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Oo. Oh, yan ang sustainer. Kaya everything nagkoconsist ang lahat. Oo. Everything
comes into being and remains in existence because of the Lord Jesus Christ. It is through the power of the Lord Jesus Christ. Kaya umiiral pa ang mga ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung ipasya ng Panginoong Jesucristo na bitawan na, I mean, ano na, everything would come back to nothingness, di ba? Kasi kaya lang pala umiiral, kaya nag-exist, ang lahat ay nasa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan niya. Ano yung sa English? Mr. Pen, itong unan, kaya ito nananatiling unan dahil sa kanya, sa mababang illustration, tama? Oo, yung 17, yung English. 17, anong ano, translation? Yung easy to read version. ERB? Wala akong ERB. Pwede yung NLB. Oo, yung basta yung English na madaling intindihin dyan. NAP. For all things in heaven and on earth were created by faith. All things, whether visible or invisible, whether thrones or dominions, whether principalities or powers, all things were created through him and for him. He himself is before all things, and all things are held together in him. And all things are held together in him. In him. All things are held together in him. Okay. Meron pa bang lilinaw dyan ng pagka na yan ang nagtuturo sa atin, malinaw na mahirap i-deny yan, ng pagka-Diyos ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lang as katawagan sa Kanya, kundi pagka-Diyos niya na nalalaman sa pamagitan ng existence. Yung pagka, pinatutunayan ang pagka-Diyos ng Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng Kanyang kaugnayan sa creation. Ano ang kaugnayan ng Panginoon Jesucristo sa creation? Siya yung nagpapanatili ng existence, ng pag-iral. O hindi na po pwedeng tao nagpapanatili ng pag-iral ng creation, whole creation, di ba? Whether visible and invisible. And all things were created by Him. Kung tatagalogin mo literal yun, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Pinapakita dyan na ang Panginoon Jesucristo ay creator at yung hindi basta pagka-create ay iniwan niya, kundi pinapanatili niya yung creation, pagkatas niyang may create, pinapanatili niya ang creation. So, ang creation na hindi ito umiiral sa kanyang sarili. Ang creation does not exist in itself. Mayroong nagpapanatili para manatili ang creation. At ito ay sa loob ng Panginoon Jesucristo. In Him, ang sabi doon. Kasama doon yung utak natin. Oo, kung mali ba lang, kung isipin mong utak natin, hindi kasama sa creation. Pati mali ba lang, kung isipin mo na sa Yahweh yung utak mo. Oo. Kasi, dalawa lang naman, di ba, ang umiiral. Creator at creation. Dalawa lang, creator, creation. Yung manlilikha at yung kanyang nilikha. Yun lang ang umiiral. Mind blown. Ay, kaya nga. Ay, alam mo rin. Huh? Kaya nga, hindi ko narinig yan nung ako'y nasa INC, hindi ko narinig na ginamit yung Colossians 1:17. Na hindi man lang nila parang nilikot o dinistort o sinikap na yan ay bigyan nila ng linaw para sa kanilang side. Hindi. Kasi, at kahit sa ibang, yung Colossians 1:17 na yan, sila, silent sila dyan. Hindi sila pwede umunod dyan. Mga Jehovah's Witnesses, yung mga hindi naniniwala sa pagkakas ng Panginoon. Anong explanation nila kay Joel sa, paralelism bantawan doon kapag ginamit o allusion bantawan pag ginamit ng mga apostles yung mga talata patungkol kay Yahweh ginamit kay Christ, allusion ba yun? Merong allusion, merong direct quotation. Ang allusion madalas sa revelation, tama ba? Oo. Kasi yung allusion kasi ay yun, matitrace mo at tinutukoy yung specific text na yun pero hindi eksaktong word for word sinabi. Yun ang ibig sabihin allusion. Kaya ang tawag doon sa ginawa ng mga apostles doon sa
tungkol kay sa Panginoong Jesus, pati doon sa mga talata tungkol kay Yahweh, ang ibig sabihin, ang ginamit nila, direct quotation. Tama. Hindi, sabi ko sa'yo, mayroong allusion, mayroong direct quotation, mayroong explanation, at mayroong interpretation. Ay, kunyari yung sa bato, yung sa ininuman, yung bato. Ang tawag dyan? Of course, ang tawag dyan ay interpretation. Ang in-interpret lang niya? O, siya ang bato na sumusunod sa bayang Israel doon sa ilang o sa wilderness. Ano ba yung bato na yun? Literal na bato yun? Mayroong literal na bato doon. Bato na nabibigay inuman? Eh, natuklasan nga ng archaeologist hanggang ngayon, nandun pa yung bato na binukala ng ano eh. Yung napakalaking bato na nahati sa gitna, binukala ng tubig, andun pa rin eh. Oo, nandun pa. Nandun pa ngayon. Eh, ngayon, ang ano ko lang, nandun yung physical, pero ang sa akin yan, pagkaintindi ko dyan, spiritually, siya yun. Na sa kanya, ibig sabihin, sa yung pinanggalingan nung kung bakit bakit yung bato nag-release ng tubig. O, siya yung may akda nun. Dahil siya yung nandoon. Yung kanyang spiritual presence, nandoon. Siya talaga yung bato. Makikita mo yung physical na bato, pero yung spiritual na bato, siya yun. Siya yung nandoon mismo. Yun ang aking pagkakaintindi doon. Kasi, kaya kung ganun inunawa yun. Kasi nandoon pa rin yung bato. Eh, kung siya yun, di wala na sa ano yung bato na yun. Ang hindi ng pagkakaintindi mo. Pati nagpapasalamat nga pala ako doon sa pagpapaintindi mo sa wag na akong kapag-usap sa mga tao sa Facebook. Kasi, napaka